Papasilip ko sa inyo kung paano gumawa ng bridal bouquet gamit ang ating kalay. So ayan, ito yung ating kalaw. Ayan, fresh na fresh. Hindi ito yung plastic ha. Ito ay fresh. Galing pa ito sa ulan. Kadarating lang ito kanina. Kaya napakaganda pa ng ating kalalili. Wala pang lamat. Kasi itong mga kalak is kunting untog lang. Is maganyan mo lang siya or mauntog mo siya na kahit kunti. Nagkakaroon agad ng lamat. Kung may nakikita kayong medyo green, normal lang yan. Normal na kulay niya yan. So ayan, tinali ko siya ng tip. Ang gagawin natin ngayon is bridal bouquet, mga katusok. Kailangan ko siyang i-straight kasi tingnan niyo naman. Pero siyang iyon po kung para siyang kaya nang humusga kung niya. Kailangan may stretch siya. Ating bridal. Straight na ba? Tapos tape. Ayan. Naging straight na siya. Kanina pa ganyan. Saka, magamit na po namin. Actually mga katuso, ito ay napakasimple na bridal bouquet lang. Wrapping finish or no? Which one? The LB. For the wrapping? How old it be Robert? Okay, so we'll come in the... We will wait for the... Our... Nudira. Our Nudira coming? Okay. Tatanggal siya. Simula ko sa ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Pwede ko naman na gawin. Napakasimple lang ang bridal na ito. Oops, bakit ka mong tip? Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Para sa mga gustong gumamit ng ganitong bridal, para sa akin lang ha, para sa akin hindi siya advisable, hindi siya pang-an talaga. Kasi basta, based sa aking experience sa dami ko na ginawang bridal, para sa akin hindi siya maganda. Gusto niyo ng magandang bridal bouquet, dapat yung mga may eucalyptus, peony, yung mga ganang bulaklak dapat ang maganda. At talagang napaka-social niyang tingnan. Ayan. Tsaka, advice ko rin sa inyo, yung mga gusto ng tulips. Sabihin na, gusto ko yung tulips. Social lang yung pangalan niyan, mga katusok. Kasi totoo lang, hindi yan maganda na gawing bridal at hindi yan magandang bouquet. Maganda siya kung gagawin siyang para sa mga nasa arrangement. Kumbaya sa lip water. Tigas nun ang lip water. Sa mga nasa tubig, nakababa. Mas maganda siya sa mga kaharap ako. Mga
sasaludo pa ako pag nakababad sa tubig. Pero kung gagawin siyang booking, para sa akin, hindi. Ayan. Tapusin ko na nga itong aking ano, bridal na ito. Dami ko nang sinasabi. Dali-dali lang naman itong gawin. Inapit ko yung isang tali kasi medyo mahaba na siya. Oops. Ayan. Saka ganito ko ng glue. Kita na glue. Huwag naglagay tayo para finish. Yes! Pag-net na ang pusok. Ano, nandiyan ka pa ba mga katusok? Dito siya na kayo at iniiwan ko kayo kasi merong another order na naman. So, ayan lang. Natutuwa lang para pa ito bukas pero ngayon tinignan lang at kinuhaan ng picture para makita ng customer kung ano talaga ang magiging kakalarapasan ng kanyang bouquet. So lalagyan pa natin dito ng mga burluloy para mas lalo siyang kumanda. Lagay ko muna sa chiller kasi baka mamatay, baka mangitim yung ating kala. So, ayun lang mga katusok. Magandang araw at kaway-kaway sa inyong lahat. Sana subscribe nyo ako sa aking channel. Napakadami nating bulaklak sa araw na ito kasi napsinatingan yung ating mga Holland shipment. So, nakikita nyo yung ating hydrangea, yung lalaki, yung wax flowers. Mayroon tayo mga arrangement na ano para bukas at ito yung Dianthus green. Yung katawan niya is parang carnation. Lagay ito sa taas. Mayo! Sige. Sinisilap ko na yung aking katrabaho. Kaya tumawa ko. Tinitingnan niya ako kung nag-vlog ako hindi. So, yan o. Ito yung ating mga baby rose. Mga spray rose. Meron tayong mga jarbera. Lahat ho yan, mga fresh flower. Nandun sa taas yung ating mga eucalyptus, lily, o yung stargazer na tinatawag. So, yan. Mga iba-ibang klase na process, iba't ibang variety. Meron tayong protea, erindium, hypericum, at napakarami. Ito, nagubuhay ito sa atin. Ito yung tinatawag na kalimutan ko. Basta, mayroon ito sa atin, parang palong ng manok, pero yung nandito sa amin ngayon is galing ito ng Holland. Kumbaga, hybrid na. Iba't ibang kulay. Yan o. Ang ganda. Nagkukulay ni yun yung ating So, dito sa loob is napakalamig dito mga katusok. Meron tayong mga bouquet na hindi pa nadi-deliver. Ito ay para sa nanginginig na ako sa lamig. Ito ay ginagawa namin is almost 200 every day. Para ito sa isang sa isang airport na dito sa Qatar. Meron akong mga yan, ready for delivery ho yan. Dito pa, meron tayong mga nagpakababad pa sa tubig.
Bukas lalagyan ko yan ng wrapping sa ilalim at may deliver na. So ayun lang mga katusok, at pinasilip ko lang sa inyo ang ating chiller. Grabe, kung gaano kalamig dito, tinitiis ko lang. Tingnan nyo naman kung ilan ang ating makina. Ayan, hindi pa yan masyadong malamig. Pero yun ang napakalamig. So dalawa yan, minsan umapatay yung isa, minsan yun. Salitan sila, minsan nagsasabay. Depende yan sa temperature. Kaya yan ang sasabay ngayon kasi kikita nyo yung pintuan is bukas. Pero pag nare-reach niya yung temperature dito sa loob, is titigil yan, automatic yan tumitigil. Kasi sobrang lamig, minsan namamatay yung bulaklak. Kaya kailangan yung lamig dito sa loob, kailangan level lang. So, yun lang mga katusok. Napakalamig na at ako'y lalabas na muna. So, kaway-kaway at magandang araw sa inyong lahat.